Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo nakasakay ngayon sa MRT3. Pupuntahan natin ngayon ang Bgc Ortigas Bridge na mas kilala din bilang Kalayaan Bridge. May napanood kasi akong video na talagang binaboy na ang bagong tulay na yan at punong-puno na ito ng mga graffiti at mga vandalismo. Kaya pupuntahan natin. Andito na tayo sa ilalim ng Bgc Ortigas Bridge o Kalayaan Bridge. Aakyat tayo dyan sa taas at tingnan natin kung ano na nga ba nangyari dito sa bagong tulay na ito. Mula dito sa taas ng tulay ay kitang-kita natin ang Bonifacio Global City. Totoo nga, tingnan nyo naman, grabe na talaga yung ginawang pambababoy dito sa bagong tulay na Kalayaan Bridge. Ang daming vandalismo na nakasulat dito sa gilid ng tulay. Kung ano-ano na ang mga nakasulat dito, hindi yan basta-basta mabubura at ito talaga ay sinadya na dumihan ang bagong tulay. Grabe, sino naman kaya ang gumawa nito? Noong last time na pumunta tayo ilang buwan nang nakaraan, wala pa yung mga vandalismo na ito dito sa Kalayaan Bridge at malinis pa ang gilid ng tulay. Ayan, may nakasulat pa dito, oh, NPA at 54. Yung ganitong mga gawain ng mga kababayan natin, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad bilang isang bansa. Meron na tayong mga magagandang proyekto, pero ito ay binababoy. Wala bang nanguhuli sa mga gumagawa nito? Mukhang simula pa lang ito at patagal ng patagal, mapupuno na ng graffiti o vandalismo ang kahabaan ng Kalayaan Bridge. Dapat siguro sa gabi may nagbabantay dito o kaya nagpapatrol na barangay at mukhang nagsisimula pa lang sila at hindi pa ito matatapos hanggang dito.
Noong last month lang dumaan ako dito, wala pa itong mga bandalismo. Pero sa ngayon, magkabilang dulo na yung dumi dito sa gilid ng tulay. Parang hindi na akma na tawagin itong Bgc Ortigas Bridge. Dapat siguro ipangalan dito Squatter Bridge, ang bagong tulay ng DPWH. Ayan guys, pati rin pala doon sa kabila at sa center island ng tulay. Grabe, mga profanity pa yung nakasulat dito. Nakakalungkot naman yung nangyari dito sa bagong tulay. Naging squatter na ang bagong Kalayaan Bridge. Dapat siguro sa gabi may nagbabantay dito o di kaya isarado yung mga hagdanan paakyat dito sa tulay. Sigurado sa gabi nila ginagawa ang pambababoy dito sa bagong tulay. Hindi lang bandalismo, meron na rin mga basura na nagkalat dito. At dito naman tayo sa kabilang side, ayan, makikita naman natin. Grabe din ang mga nakasulat dito. Wala bang gagawin dito ang DPWH o di kaya ang LGU na nakakasakop dito? Most likely, ang gagawin dito, pipinturahan na naman. Pero babalik at babalik na naman yung mga maglalagay dito ng bandalismo. Dapat talaga mahuli yung mga gumagawa nito. Hindi talaga nakaligtas ang magkabilang side ng Kalayaan Bridge. Ano kaya magandang parusa sa mga mauhuli na gumagawa nito? Pati dito sa gilid, oh, talagang hindi pinalampas kung ano-ano na ang mga nakasulat dito. Marami na rin mga basura ang makikita natin dito. May tumaay pa yata dito sa gilid. Nakakadiri naman. Parang hindi na babagay ang ganito mga eksena sa napakagandang Bonifacio Global City.
Kadiri naman dito sa gilid. Sana mapansin ito ng mga barangay na malapit dito at sana mahuli na ang mga gumagawa nito para matigil na ang pambababoy dito sa Bgc Ortigas Bridge. So guys, anong masasabi nyo dito sa nakakainis at nakakatiring balita na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.